ni Kay. Yun yung nakikita ko namang advantage nila. Game 1 of this best of 5 series laglagan portion between Onyx Philippines at RSG Philippines. Interesting draft mula sa dalawang teams, pero ang maganda dito, nakakita tayo ng mga signature picks katulad ng Faramis ni Super Friends, and of course Nats with the Arlott. Isa sa mga na-feature natin dito yung X-Plane matchup. Pero mukhang pupura na agad dito si Light. Yung X-Plane matchup, Midnight and Santi, what do you feel about this Joy versus Arlott? Parehas tier S hero eh. it's a sustained battle. Actually, ang tingin ko rito medyo wash yung lane yun eh, kasi parang skill-based siya. Pero okay lang naman din na hindi kayo magpansinan, kasi literal na pag nagkapatayan kayo dyan, di ko alam kung ano nangyari sa lane na yun. Although, I would say lumalamang si Arlott ngayon, kasi yung mga players na ano na eh, nagigets na kung paano gumagana yung sustain ni Arlott. Pumapalag sila kapag marami yung minions. Kapag di na masyado marami yung minions, kiniklear na talaga nila ng fast clear. Kasi ang advantage mo kapag hawak mo yung Arlott is, every time nagagamit yung Vengeance, mamamarkahan mo lahat yung hero pati yung tatlong minions. So, doon nang gagaling yung sustain ni Arlott. Pag medyo paubos na yung minions, clear mo na lang. Yeah, Santi, mahilig ka dito sa backshy eh. Tingnan mo ba, magandang hero to sa ating, well, at least this one. The first time that we saw it, nung series 1, medyo shaky. Ito ba, magandang game ba to para sa backshy? Maganda yung backshy in a way, kung pag-uusapan natin yung damage na kayang i-deal ni Nets later on. Kasi kaya niyang i-sustain din yung damage talaga. Because this is a jungle backshy, so medyo farmed up to eh. Alam mo talaga na magkakaroon siya ng enough items. Pero pagdating naman kasi dun sa rotation, klarong-klaro na lumalamang si Sensui ng bahagya, pero yung zone na gagawin ng kabila, napaganda dahil turtle secured para dito sa RSG Slay. Tapos hatak ka agad, kuha kay Ryota, mapipigil na nata yung talon, pero may altar pa naman. Kaso nga lang ilalatag din kagad yung chessboard. First blood para kay Exhort. Great, great answer mula doon kay Super Friends. Yun nga lang, mas maganda talaga yung initiation na yun. Yeah. Do you think that going on to the Ryota, worth it ba yung flicker na yun mula sa Kaja? I would say it's fine kasi you want to get anything that you can get for RSG, lalo't hawak mo yung carry. And ito rin kasi yung point na pwede mong i-ano eh. Ooh, na-retry nation suwi. Ito yung point na pwede mong i-abuse yung lineup ng Onyx kasi medyo, di naman mahina, pero parang kulang yung early game prowess ng heroes ng Onyx. Actually, si Ryota nga lang yung medyo may ambag sa turtle contention kasi Lancelot talaga maghihintay ka ng Thornless Retry. Dahil kapag tinignan mo yung frontliners ng RSG, ang daming Bruce ko. Nandiyan yung Kaja, nandiyan yung Arlott, nandiyan yung Baksha. So, definitely, masuzone out ka talaga. So, abuse it as much as you can for RSG kasi late game battle to, hawak mo yung carry. Pero wala rin namang problema for Onyx to do the same thing kasi Claude din yung hawak nila. So far, ang RSG, with just one kill at isang turtle, nakakuha agad sila ng 1,000 gold lead. At 3 minutes, syempre, significant yan. And natouch upan dito ni Midnight yung something about in early game, but Super Friends. Ganda rin ng flicker niya, pero uy, nagkamali ata ng pindot si Kuya Exhort. Hindi, so wala, on timer yung real world manipulation. Pero okay lang. May info yung Onyx. Wala pa namang teammate, wala ring big objective halos. Kailangan lang nilang i-delay siguro yung take doon sa turtle. Pero si Kekidot ata dito ang kanilang mamamataan. Pero hindi pa naman bibigyan Onyx Philippines. Kitang-kita natin yung slight struggle nila doon sa speed ng isang Baksha on the jungle. Kasi yun nga, yung napag-usapan natin kanina, Midnight Wolf. Yung bilis ng gulong ng isang Baksha, parang kaya niyang i-balance doon sa puncture na ginagawa ng Lance. Oo, yung mobility, no? Kumbaga parang sasabihin ni Baksha, hindi lang ikaw ang mabilis. Ikaw, mabilis ka pag may hero. Ako kahit walang hero, pwede akong mag-drive eh. Unligas. Oo, unligas. Turtle fight, second turtle of the game. Irad is even levels dito kay Sensui. Uy! Ganda naman ang pasok doon at makakuha dito ng turtle. Walang iba kung this is Sensui, real world manipulation. Pero makaka-atras din naman sila. Napakaganda. Ano pa? Nakapatak dito ni Light. Hinatid. Pabalik sa bootcamp. Kuha muna ng kill. At wala pa rin makukuha ang kill yung Onyx Philippines. Pero yung naging trade naman doon, kanila yung pagong. Yeah, sakto-sakto actually yung divine judgment na ginamit ni Light on Tokekidot. Unfortunately, he was not able to use that on the Kufra. Kasi nung tumalon si Kekidot dito, nagdikit-dikit din yung RSG. And si Sensui, being one of the most consistent retribution players in the league, nakuha niya yung turtle from Irad with the Thornrose Retribution combo. Very fundamental stuff.
Pero RSG, even though nakakuha sila ng Kufra kill, it should have been going their way. Yep. Wala lang talaga sa pwesto si Light para maharangan yung Lancer at yung Kufra. Isa sa mga laging hinahanap pag ikaw ay nanonood ang RSG, nasaan yung performance nila at yung MVP-esque performance nila ng Season 9. Mm-hmm. And Season 10, kind of struggled mula sa RSG and even more so ngayong Season 11. At ngayong playoffs, mukhang binabalik to ng RSG. Back-to-back, good plays mula doon kay Light gamit yung kanyang Kaja. Heading into the next big objective happening in a minute, tingin nyo ba magkakaroon na explosion dito or will just one team just already take over the turtle? Parang pwedeng kumontes pa rin. Hindi pa rin ibibigay ng kabila kasi inap rin naman yung crowd control. But napakaganda nung ginagawa dito ang pagbisita. Nakuha pa rin naman ata ni Irad yung kanyang purple buff. Si Ryota dito nga lang makakaramdam dahil doon sa final slash tsaka follow-up ng bangga. A kill para sa RSG. Pero si Light, mukhang siya ata ang mamamataan. Pero makaka-atras din naman kagad. Yeah. Onyx Philippines, ang tina-target nila ngayon, top lane. Si Eman ngayon ang bibigyan nila ng kumbaga pressure kung pressure. Oo, sabi nila, it's Onyx time. It's time na to let this Claude warm up. Pero si RSG nakaharap naman ng objective sa may bottom lane. This yep. is a requirement of their lineup, however. Kumbaga hindi siya reward. This is something that you need. Yes. Para makakuha ka ng konting map control. Although hawak nila yung lead, still, you're not gonna be satisfied with just that. Kasi yung Claude sa may top lane, hindi pa natin nagagalaw. Yung Kari-Claude matchup, hindi pa siya nag-exist. Pero I would say, mas malaki problema ng RSG. Kasi mas malaki yung spike na makukuha ng Onyx. Imagine fighting into a Cult Altar and a Blazing Duet. Double Radiant Armor ang napili ngayon ng RSG. Perfect naman yan dun sa mga heroes ngayon ng Onyx Philippines at makakapag-push din sila dun sa may top lane. Na malinis na take dito. Bottom and top now controlled by RSG. Kaya bang dumipensa ng Onyx dito or will they even be considering that? Yeah, free tower for RSG. Again, this is a requirement from their lineup. Pero si Shinsui parang ang ginagawa niya rito, malawise pattern yung parang humihiwalay talaga siya, nag-i-split. Kinukuha niya yung mga resources ng kalaban niyang jungler. And in turn, si Irad yung tinatamaan. And this really helps a lot kasi, mind you, hindi na tower yung tinitignan ng next team dito kasi yung turtle wala na. Ang next objective na tinitignan ng dalawang team is yung Lord. And having a level advantage on Shinsui helps a lot in securing that objective kasi mas mataas yung retribution damage. Ang hirap kasi pag nabigyan mo ng magandang early game yung lineup ng RSG. Kasi kitang-kita natin kung gaano sila kataas mag-punish doon sa jungle ng kabila. Pero there sa conceal play, Eman ang kanilang hinahanap. Pero si Eman, may instincts din. Ramdam niya rin at may counter conceal play. Light ata dito. Parang ito na yung call na kahit sino pre. Bibigyan kagad dito si Kekidud. Kaso nga yung altar, magsisave pa rin naman. Kaso nga lang makakatawid siya doon sa pipad ng harapan. Decker hindi magiging sapat para makatakas sa kamay ng Raiders. At yung Raiders kaya na magkakaroon ng advantage dahil nga sa pick-off na yun. Nailabas siya sa range nung Cult Altar. Nag-flicker out si Super Prince. And unfortunately, wala nang play si Kekidud kasi nagamit niya na para lang pumasok sa pit. Nung turtle and RSG abused that pack. Hindi ko lang alam kung actually kung paano nila nalaman na nandun yung Kufra kasi hindi narinig yung kanyang Tyrant's Revenge. Pero that was an amazing call from RSG and that instant punish from Kekidut allows them to have more space yes. to just take over the map. Tatlong crucial na hatak mula dun sa Light resulting into three important kills para sa RSG ngayon. Sila na ang makakapwesto doon sa Lord at 8 minutes. Ice Queen 1 din available na para kay Exhort. It means more territorial control, more zone control mula sa RSG. Grabe yung Lord Sync. Ang bilis ng carry at pack siya. Parang uminvade ng purple buff. Oo. Parang parang serpent lang eh. Parang ginawang serpent yung Lord eh. Pre, sa'yo na to. Sa'yo itong purple. Meron pa tayo dun sa abila. And this means na magkakaroon ng advantage din RSG. Blade Armor. I like it. Napili ni Irad. Alam naman natin, kapag Claude kalaban, matik na yan. Yeah. Usually kasi yung mga jungler, especially nowadays, medyo greedy tayo. Ako medyo aminado ko dyan. Kasi yung HP, ang sarap niyang i-build eh. Kasi ito yung damage mo sa, yung passive damage mo with the retribution against monsters. Kumbaga passive damage siya. Nag-guardian ka. Pero si Irad, sinasabi niya, Blade Armor? Meron akong carry. Ang kailangan natin gawin, pag tinira ako ni Nets, siya yung masasaktan. I mean, parang hindi pinaglaro si Nets sa dalawang item na Double Blade Armor. Kasi isipin mo, yung Blade Armor sa isang back siya, sobrang hirap na. Kasi mag-change ka dapat talaga ng target. Pero isipin mo, if si Nets, makuha pa dito, Light naman ata, maaaring mabigyan. Pero napakaganda na kung seal play. With the extra move speed, makakatakas pa siya. Pero andun naman yung altar to the rescue. Pero si Shinsui naman dito ay tatawid para hindi na nga tuluyang makapasok ang mga Raiders.
Pero mukhang mabibigyan na naman sila dito ng isa pang Torres sa gitna. RSG patuloy sa pamamayagpag. Yep. Ito na yung momentum na pwede mong i-abuse kapag hawak mo yung carry. Imagine mo, sa sobrang sakit ni Eman, Vengeance tsaka Cold Altar yung kinumit ng Onyx para lang iligtas si Ryota. Look at that, able to push dun sa may mid lane. Ang naging resulta ng Lord Push para sa RSG, mga 3,000 gold na napunta sa kanilang pabor. Tapos napag-push sila ng tatlong tore. At ngayon, malaki na yung diferensya ng farm ng gold laners natin. 1,000 gold ahead ngayon si Eman. While the other members, katulad ni Exhort, na naka-exhort boots na ulit, ngayon ay lamang na 1,000. Lagpas 1,000 din kay Faramir. So almost all of the heroes of RSG ay lamang ng north of 900 gold over their matchup. At syempre, condition niya ng RSG. Naalala ko talaga yung nagtanong dun sa ating community group. Mm-hmm. Bakit nga ba ginagawa ito ng Exhort? Pero si Tui, mukhang mabibigyan ata siya dito. Kaso nga lang may altar. Tapos may yaga pula ng Kekidu. Dalawa, mauhuli niya. Kaso nga lang to the rescue na rin si Eman. At mauhuli nila yung kill. On to Nets. Pero babawi naman yung mga Raiders dahil may habulin pa silang isa. At si Kekidu, tagal lang mapapatumba. Mid lane dito. Mahari nila mapush because of the next minion wave. Onyx Philippines. Kitang-kita natin yung struggle nila right from the start. At never nang binitawan ng RSG yung lead na meron sila. This is hard for Onyx. And ito yung problem and fallacy usually kapag Claude yung hawak mo. Mostly, yung mga players, kapag nakakita na nga, nag-group up, parang iniisip nilang sarap mag-Blazing Do It. Pero that's also a answer against the Blazing Do It. Kasi, ang daming tinatamaan ng bullets mula kay Claude. And imagine, may dalawang blade armor kang sinasalo, tapos may carry kang katapat, wala pa siyang Wind of Nature. Yep. So, he melted under a second. Hindi nga naramdaman ng RSG yung damage yung Blazing Duel. Going in, natunaw agad. Siyempre, may damage output din si Exhort na nakita natin. Ang ganda nung kanyang timing na paggamit ang Real World Manipulation. 6-0 so far para sa RSG. Ooh. Lamang si Irad ng... Actually, Deus, it's a win. Nakalamang ng levels. Pero, siyempre, when it comes to economy, RSG, pwedeng-pwede nilang pwesto ang to. Kaso, tingnan nyo yung movement. Ito yung group up ng position 5 at nung carry ng RSG. Ito yung the side split. The side split? The side split. Kala nyo, Onyx lang ang nagbabanana split. Merong din split ang Raiders and si... actually, na I would say medyo greedy yung choice dito ng Onyx. Nets went with the corrosion site instead of the Wind of Nature. Mm-hmm. Kahit pasabihin natin carry lang naman yung physical damage, I think you still have to go to that route. Burst. Grabe naman yun. After nung Lord Day, conceal ka agad. Nagamit sila ng panigulian. Si Sinsui nga ba dito? Mahatak! At siya talaga yung mag-first down. Pero Altar to the rescue. Oh. Final slash naman na magiging sagot. Exhort with a real world manipulation. Ryota naman, magso-zone dito sa may batang ibaba. Pero si Sinsui ngayon ang mapapatumba. RSG, Min, iba yung ginagawa nila ditong tapang. Alam nila kung ano yung kaya nilang gawin, ano yung kaya nilang ibigay. Kaya hindi sila nagdadalawang isip na sumugot. At ang nakikita ko dito is fundamentals yun. Nakita nila, nandun sa mid doon si Sensui, after niya mapokto, half HP, binurst agad nila yung Lord na sobrang bilis gamit yung damage output ni Ira. Then of course, mula doon sa carry. Tapos right after conceal play, nakuha ng dalawa, gandang ultimate mula kay Exhort. Paano pa makakuha ng depensa dito yung Onyx? Kaya ba nila at least makakuha ng isang kill versus RSG? I think that's gonna be hard. This has to be a miracle for Onyx. And again, RSG, ang ganda ng kanilang communication. If nobody showed up on that middle lane, RSG wouldn't pull that move out. Pero nakita nila si Sensui, light, shumatol siguro siya na, ito, pre, ito. Dapat tatlo pala. Ito, pre. Dapat tatlo. In a classic fundamental manner. Okay, Kekidut! Nagkamali yata si Kekidut ang talon. Yung flicker niya hindi sumakto doon kay Eman. Kaya naman siya ang napilitang bigyan. With a final slash, plus a kill onto Super Prince. Pero yung death timer naman ito, ay mabilis pa naman dahil doon sa kanyang passive. Kaya naman, magbibigay pa sila ng depensang isa. Kaso nga lang ubos lahat ng kanilang mga tore. RSG Slate Philippines, nagahanap na ng final push. Magbe-base lock si Eman, pero hindi naman papayag yung Onyx na basta-basta lang makakuha ito. Altar mula kay Super Prince. Blazing Duet naman kay Nets. Pero Winter Trudge to play mula kay Exhort. Sabay buy and sell ng Immortality. Buhay pa rin si Exhort! Oh my goodness! Woo! Okay, napatay naman. But still... Ryota, gustong humanap ng bakit. Super Prince naman ang bibigyan nila dito. Vengeance coming in from Nats. Tapos andito naman yung only basic attacks coming from Eman. Halos puno pa yung buhay niya. May talon mula doon kay Kekidut.
triple kill na siya. Possible Maniac. And there you have it. A Maniac in a first game win para sa mga Raiders.